Ay, merong dalawang bagay ng pagbati. Kaya ngayon naman po ay pag-aaralan po natin kung ano yung mga basic greetings na ginagamit po ng mga Korean. So, let's start! Unang-una ay dapat po nating malaman na meron pong dalawang bagay na pagbati sa Korean. Ang una po ay formal at informal. Kailan po ba natin ginagamit ang formal? Ang formal po ay ginagamit po natin sa mga mas nakakatanda or sa mga taong hindi pa po natin masyadong kakilala. Halimbawa, yung teacher po natin or yung parents po natin or yung mga hindi po natin kilala. What about the informal? Ang informal po ay ginagamit po natin sa mga mas nakakabata sa atin or sa mga kaibigan po natin. Halimbawa, yung kapatid po nating mas nakakabata or yung mga kaibigan po natin na kaklose po natin. So, let's start. Unang-una po ay, Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. This is a general greeting form na pwede po natin gamitin as good morning, good afternoon, and good evening. Pwede rin pong hi or hello. So, kung nakikita nyo po sa mga TV or drama, madalas po pagka unang pagbati po nila, ang ginagamit po nila ay Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. Alright. What about the informal? Ang informal po ay ginagamit po natin ang Annyeong. Annyeong. So, madali lang. Pwede po natin sabihin sa mga kaibigan po natin or sa mga kapatid po natin. Annyeong. Okay. Next is, Pangapsunida. Pangapsunida. Nice to meet you or nice meeting you. So, sa mga first time po natin mga nakilala, pwede po natin itong gamitin. Or, nice to meet you. Pangapsunida. Okay. What about informal? Pangawo. Pangawo. Ito po ay pwede po natin gamitin sa mga mas nakakabata sa atin na pagka first time nyo silang na-meet, pangawo. Or sometimes, ginagamit po natin siya sa mga kaibigan po natin na matagal na po natin hindi na-meet. So, for example, it's been a month or years na hindi po natin sila nakita. Tapos nakita natin sila for the long... Nang nakita po tayo ulit. Pwede po natin gamitin yung panggawo or tagal na natin hindi nagkita, panggawo. Okay? Next is, Chukahamnida. Chukahamnida. Congratulations. Okay? So, for example, pagka merong birthday or pagka merong celebration, pwede po natin gamitin, Chukahamnida. What about informal? Chukahe. Chukahe. This is not only congratulations but most of the time in Korea ay ginagamit po natin to pagka merong achievements na nangyari or parang good news na nangyari. Okay? Congratulations. You are a daddy now. Congratulations. You got a perfect score. Chukahe. Okay? Next is 환영합니다. 환영합니다. Welcome. Okay? So, pagka meron po tayong bisita galing sa abroad or galing sa ibang lugar, pumunta sa ating bahay, 환영합니다. Dumating sa lugar po natin, 환영합니다. What about informal? 환영해. Actually, hindi po namin masyadong ginagamit itong salita but we can use also the same as English, welcome. Kasi medyo awkward po dating pagka informal na gagamitin namin yung 환영해. Okay? Next is 제 이름은 입니다. 제 이름은 입니다. Okay, my name is Joshua. My name is blank. Okay? Dito po sa blanco ay ilalagay po natin yung pangalan po natin. Okay? What about informal? Ang informal ay, you can just say your name. Okay? And then, at the end, pwede mong sabihin, just, yeah, 나는
Joshua야. Okay? 나는 성혁이야. Okay? So, actually, hindi po rin namin masyadong ginagamit yung informal since first time nga lang namin nakita. Kaya most of the time, ginagamit po namin yung formal. Okay? Next is, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Goodbye. Okay? Kailan po ba natin 'to ginagamit? Halimbawa, meron po tayong bisita na pumunta sa bahay natin. And then before they leave, we will say, 안녕히 가세요. Okay? Goodbye. Or in Tagalog, ingat po kayo. Okay? What about the informal? Ang informal po ay, 잘 가. 잘 가. Okay? Mas madali po ang informal. Okay? Next is, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Stay well. Okay? Kailan po ba natin 'to ginagamit? Kanina, sabi ko po, pagka meron po nung dumating na bisita sa bahay natin, yung mga nakatira dun sa bahay, sasabihin nila dun sa bisita, goodbye, 안녕히 가세요. Pero yung mga visitors, pagka sila yung aalis, sasabihin nila, 안녕히 계세요. Ingat po kaya dyan, stay well there, okay? 안녕히 계세요. What about informal? Sa informal naman po ay, 잘 있어. 잘 있어. Okay? Ingat ka dyan. Okay? For example, yung mga parents, before they go to work, sasabihin po nila sa mga anak nila, 잘 있어. Okay? Ingat ka dyan. Okay? Next is, 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Sleep well. Bago po tayo matulog, sasabihin po natin sa mga magulang natin or sa mga mas nakakatanda sa atin, 안녕히 주무세요. Sleep well, have a sweet dreams, parang ganito. Okay, what about informal? 잘 자. 잘 자. Okay, very simple. Okay? Next is, 잘 지내요. 잘 지내요. Okay? Sometimes, ginagamit po namin to as, how are you? Okay, pagka kinakamusta po natin yung isang tao. But of course, ginagamit din po natin yung 안녕하세요. Then after that, 잘 지내요? 잘 지내요? How are you? Kamusta ka? Okay ka lang ba? Okay? Or we can use also, 어떻게 지내세요? 어떻게 지내세요? Okay? What about informal? Sa informal naman ay, 잘 지내. 잘 지내. Okay? So, dito sa formal at saka sa informal, there is a difference na napapansin nyo po, dinadagdagan po natin ng yo ang formal. So, ang yo is, parang sa Tagalog po ay po. So, we are adding po at the end of the sentence to show respect to the others. So, hanggang dito po yung basic greetings po natin. I hope marami po kayong natutunan at sana po ay magamit nyo po ito sa pagbati sa mga Korean, sa mga kaibigan nyo po, at sa mga visitors or family and friends na kakilala nyo po. So, maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lang po. Bye-bye!